Hello mga ka-A! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel, ang Today with Sir A. Ang vlog number 29 na gagawin natin ngayon actually ay kaduktong ng ating vlog 28 kung saan ipinakita ko ang aking koleksyon ng barong Tagalog. Pero this time, guys, katulad ng sinabi ko sa nasabing vlog, ipakikita ko naman ang tamang paglalaba at the same time, tamang pamamalansya ng barong Tagalog. So samahan nyo ako sa vlog na ito and for sure, may matututunan kayo sa tamang paglalaba, sa tamang pamamalansya ng barong Tagalog. Kaya tara na, samahan nyo ako sa vlog na ito. This is it guys, let us start the show now. Simulan natin ang paglalaban ng barong Tagalog. Kung natatandaan nyo guys, ito yung barong Tagalog na suot-suot ko sa vlog number 28. So this time, lalaban na natin siya bago natin siya planchan of course at bago natin ilagay sa tamang lalagyan. Ano ba ang kailangan nating gamit sa paglalaban ng barong Tagalog? Siyempre, meron tayong mga palanggana o basin, siyempre. Siyempre, gagamit tayo ng liquid detergent. Bakit ba liquid detergent? Kasi soft lang siya, hindi siya matapang. Pag powder kasi, posibleng pag ibinudbud natin, posibleng masira yung fabric. So, ito ang kailangan natin. At siyempre, gagamit tayo ng suka. White vinegar actually. Pamaya malalaman ninyo, kailan ba ilalagay ang suka pag naglalaban ng barong Tagalog. So, simulan natin guys. So, ito nga ang ating barong Tagalog. Ilagay muna natin dito. So, ang unang proseso na ating gagawin ay lalagay natin ang soap detergent sa tubig. Ayan, nakikita natin ang bula. So, kapag bumubula na siya, pwede natin ilagay ang ating barong Tagalog. So, dapat dito natin nahawakan sa may balikat katulad nito at dahan-dahan nating itutubog ang kabuuan ng barong Tagalog. Let us see to it na lahat ng bahagi ay nakalubog sa tubig katulad nito. And then hindi natin siya kukusutin guys kasi pag kinusot natin may tendency na masira ang kanyang hibla, masisira ang antena. So ang gagawin lang natin ganito lang. Hindi pa ganito, definitely may chance na masira ang ating barong Tagalog. So ganito lang guys. So siguraduhin natin na lahat ng bahagi ay dadaanan ng ating kamay. Sandali, tanggalin ko muna aking relo. Baka kasi masira. Extra ang kamay. Kayo yung kamay yan. And then, di ba, sa mga barong Tagalog natin or kahit sa iba nating kasuotan sa mga polo, sa shirt, yung mga kwelyo, di ba, yung tapat ng leeg, ito yung madumi. Ito yung kinakapitan ng mancha. So, pwede tayong gumamit ng lumang toothbrush. Pero siguraduhin natin hindi ito toothbrush na ginagamit natin sa ating mga ngipin. So, ang gagawin natin, ating babrasin ng dahan-dahan, banayad lamang. Ano pa bang bahagi ng barong ang laging maraming mancha bukod sa collar? Yung laylayan ng kamay, di ba, ng sleeve. Katulad na sinabi ko kanina, dapat banayad lang ang ating pagbabrush para hindi masira ang hibla ng ating barong Tagalog. Lalong-lalo na na katulad na medyo napaka-sensitive ng tela dahil pinya nga siya. Kaya siguraduhin natin banayad lamang ating pagkukuskos ng brush. Uulitin ko, hindi ganito ang pagkukusot. Dapat ganito lang.
Kasi pag minsan, mas mabuting tayo na naglalaban ng ating mga gamit, lalo ng Barong Tagalog, para alam natin ang tamang pangangalaga, ang tamang pag-atake sa bawat bahagi ng ating Barong Tagalog. So guys, atin na siyang hahanguin sa tubig. Ganito lang ating gagawin. Pero hindi natin siyang pipigyan ng maigting para hindi sobrang magusot at hindi masira ang forma ng ating Barong Tagalog. Okay guys, ang sunod natin gagawin ay ilalagay natin siya sa palangganang may tubig para ating hawhawan, banlawan. Yan. At katulad ng ginawa natin kanina, huwag natin siyang kukustin ng matindi. Banaya din lamang ang atake. Kung ang tanong niyo kung ilang beses ba itong babanlawan, ang sagot ay napakasimple. Hanggat may sabon pa, ibig sabihin, kailangan pa niyo siyang banlawan. Katulad nito, napapansin natin na napakarami pang sabon, so ibig sabihin na kailangan pa siya ng panibagong banlaw. So guys, nasa padalawang pag-aanlaw na tayo. Uulitin ko, kung wala ng sabon, okay na siya. Sa palagay ko naman ay wala na ng gasinong bulang lumalabas, so ibig sabihin sapat na ang ating ginawang pagbabanlaw. Pagkatapos nito, hindi pa ito isasampay. Dahil ang sunod nating proseso na gagawin ay ibababad natin siya sa tubig na may white vinegar katulad nito. So lalagyan natin ito ng suka, white vinegar actually. Sapat lang ang dami. Hindi naman siya mabaho, okay lang ang amoy niya, in all fairness. Parang masarap na parang adobo. Pero huwag niyo lalagyan ng benching, huwag niyo ang asin ng paminta, huwag na huwag lalagyan. So eto, ahaluin natin para sumama yung suka sa tubig. So matapos nating hanguin ito dito sa ating banlawan, yan, wala na siyang bulang lumalabas, ibig sabihin pwede na talaga siyang ilagay sa tubig na may dahan-dahan lang ang pagtitiga para hindi masira ang hibla ng ating Barong Tagalog. Yan. So, ito na, ilalagay na natin sa tubig na may white vinegar. Saguraduhin natin ang lahat ng bahagi ay nakatubog. Yan. At alam nyo, pagkatapos nito, pag itinahango natin, kitang-kita natin ang pagkakaiba. Para bagang napaka naging shiny ang ating Barong Tagalog. Parang bumalik sa original niyang texture. Yan. Siguro mga 10 minutes natin ibababad sa tubig na may white vinegar. After nun, pwede natin siyang hanguin at ilalagay uli natin siya sa palangganang may tubig para banlawan na. A few minutes later. So I guess our 10 minutes is over. Pwede natin siyang tanggalin sa tubig na may suka, white vinegar. At this time naman, minsan pa, siya'y ating babanlawan para maalis yung amoy ng suka. Pero in all fairness, hindi siya amoy suka. Amoy siya ng liquid detergent. Okay? Pero ganun pa man, babanlawan pa rin natin siya dito. Siguro mga 2 beses para masiguro doon natin yung amoy ng suka ay talagang wala na sa ating Barong Tagalog. So, eto, binabanlaw na natin. Yan. At ililipat natin siya sa panibagong planga na may tubig. For the record, hindi na ito yung may suka, pinalta na natin kanina. So, ilalagay natin ito sa palagay ko, ito yung last ng anlaw at pwede natin siyang ibilad. Yan.
Kung sa palagay natin ay medyo nandoon pa yung amoy ng suka, pwede natin siyang balawan isa pang beses. Pero kung tulad nito, wala na, ang naamoy na dito ay yung amoy ng liquid detergent, okay na siya. Ngayon ay atin na siyang ibibilad. Pero alam ba ninyo na pag tayo nagbibilad ng damit, may dalawang mahalagang dahilan kung bakit natin binabaliktad, di ba? Una, para yung dumi na galing sa hangin o sa paligid ay hindi doon kakapit sa likod na bahagi ng ating kasuotan. Yan ang unang dahilan. At pangalawa, para mapangalagaan natin ang ating kasuotan sa kupas dahil sa direktang init ng araw. Kaya yun ang dalawang mahalagang dahilan kung bakit binabaliktad natin ang ating kasuotan kapag ibinibilad natin sa init ng araw. Pero, for your information guys, yung mga barong na tulad nito, hindi ito dapat ilagay sa lugar na may direktang init ng araw. Pwede siya sa air dry or sa hangin na natutuyo, mas mabuti. Kasi actually, bago natin itong planchen, mas mabuting, mas advisable yung medyo moist pa siya, yung medyo basa-basa pa siya para madaling lapitan ng plancha. So ito guys, hindi natin ito ilalagay sa initan, sa halip, sa lugar na mahangin para madaling matuyo. Siguraduhin natin na lahat ng bahagi ayos para hindi maging lukot-lukot tulad nito, yung kamay niya. So ito na guys, ang bango-bango niya at diba sabi ko kanina parang magiging shiny, tama, parang naging sobrang bago ang ating barong Tagalog. So ilalagay natin dun sa lugar na mahangin at siguro after 1 hour or 2 hours pwede natin itong planchahin. So wag bibitiw sapagkat for the next part of this vlog, pakikita ko naman ang tamang pamamalansya ng barong Tagalog at ito mismo ang ating paplansyahin. So walang alis. Guys, I'm done sa pagiging labandera. Tapos na tayo maglaban ng barong Tagalog. Ngayon naman ay susubukan natin ipakita sa inyo paano ba mamalansya o magplansya ng isang barong Tagalog. So ito yung ating barong Tagalog na nilabhan. Natuyo siya sa pamagitan ng hangin o air dry lang siya. Kaya napapansin nyo, medyo masama-sama pa siya na which is better para madaling lapitan ng plancha. So sa pamamalansya, syempre ano bang kailangan natin? Syempre meron tayo yung ironing board or abayo. At syempre, ang pinakamahalaga, hindi matutuloy ang pamamalansya kung walang plancha. So ito ang mga gagamitin natin sa pamamalansya ng ating barong Tagalog. So eto siya, ang ating barong Tagalog na nakikita natin. Tanggalin muna natin siya sa hanger at alisin natin ang kanyang baligtad. Dahan-dahan ang paghawak at ang pagbaligtad ng ating barong Tagalog dahil alam naman natin na medyo sensitive ang kanyang tela, ang kanyang fabric, kanyang mga hibla dahil siya nga ay pin niya. Kung napapansin natin, naamoy ko yung kanyang napakabangong amoy dahil talagang ibinabad natin ito sa liquid detergent na medyo mabago. Plus, kahit ibinabad natin sa suka kanina, binalawan naman natin siya ng 3 beses kaya hindi natin maamoy ang suka. Sa halip, mas nananaig yung amoy ng detergent na ating ginamit na napakabango. So, katulad ng sinabi ko, gagamit tayo ng kabayo para lahat ng bahagi ng ating barong ay mapaplansya. Walang may iwan. So, medyo moderate lang yung init. Simulan natin. At syempre, pag namamalansya na tayo ng barong, dapat alam natin saan ba natin lalagyan ng pwersa. Saan bahagi ng barong natin didiinan para mas malis yung gusot. So, sisimula na tayo. Isa lamang direksyon ang ating gagawin sa mga malansya. Kung payon ay paayon, kung pahilis ay pahilis. Siguro mas mabuting sundan natin yung disenyo ng barong. So, yung lahat ng bahagi dapat tatamaan ng plancha. Kung ang ating barong ay may mga disenyo,
siguro marapat lamang na pilitin nating maiwasan 'yon ng plancha para hindi masayang o masira yung disenyo nating nilagay sa ating barong. Katulad nito, kung napapansin ninyo, nagiging maingat ako sa paglapat ng plancha kasi nga kung napapansin ninyo, marami kasing disenyo ang barong na 'to. So sayang naman kung tatamaan siya ng init, maaaring siya ay masira. Kaya dapat ay maging maingat tayo. Diba kanina sinabi ko dapat alam natin kung saan ba natin lalagyan ng pwersa o nandiin ang pamamalansya. So siguro sa mga layline o sa mga edges, dapat may diin ang or may lakas ang ating pagpalansya. Kasi nga, dapat ang bahaging ito ay pantay na pantay. Diba? Kung napapansin natin kapag ang ating barong Tagalog ay pinya, parang, alam mo yung pagsuot, bumabaliktad. So, dapat siya ay pantay na pantay pag ating pinaplansya. Para maganda ang lapat sa ating katawan. So, matapos natin plansyahin ang likod na bahagi, ngayon naman ay dadako tayo sa harap na bahagi ng ating barong. So, dahil tapos na tayo sa likod, dapat maingat tayo para hindi na siya magusot. Katulad ng ginawa natin sa likod na bahagi, dapat maingat tayo sa mga disenyo ng ating barong upang hindi siya tamaan at upang sa ganon ay hindi siya masira. Actually, ang tela namang ito ay medyo hindi man siya ma-arting plantsahin. Ang ibig kong sabihin, madali siyang maalis ang lukot, in all fairness. Kaya hindi siya mahirap plantsahin. Hindi siya katulad ng mga husin na medyo mahirap siyang maalis ang lukot. Pero ito, parang hindi na kailangang diinan o hindi kailangang mainit na mainit. Kasi actually, madali siyang maging flat o madaling maalis ang kanyang mga lukot sa lahat ng kanyang bahagi. So, dadako na tayo sa manggas. So, sa pamamalansya ng manggas na bahagi ng ating barong, dapat lalaylay muna natin siya o ilalagay ng ayos na ayos sa ating kabayo. At siguraduhin natin ang liston ay pantay. Ang liston ay simula balikat hanggang sa huling bahagi ng manggas. So, dapat pantay siya. So, ibig sabihin dapat may diin ang ating pamamalansya sa mga bahaging ito ng barong. Katulad ng aking ginagawa. Kasi kung walang diin, maaaring hindi siya magkaroon ng liston. So, kapag walang liston, kapag ating sinuot, nakalobo siya ganon. Hindi siya magandang tingnan. So, bago magtapos ang manggas, dapat siguraduhin natin na maibobotonis na natin siya para hindi siya nakalaylay. So, dumako na tayo sa kabilang bahagi ng ating manggas. Alam niyo yung barong na ito, siguro mga 5 times ko na siyang naisuot. So, ibig sabihin, 5 times na siyang nalabhan. Pero in all fairness, hindi nagbabago ang kanyang disenyo. Hindi nagbabago ang kanyang kulay. Yung kanyang original na anyo ay napapanatili. Dahil siguro nga, alam ko kung paano siya labhan dahil ako nga talaga naglalaban ito. So, napapangalagaan ko ng ayos ang kanyang anyo, kaya naman hindi nagbabago. Alam nyo, bago ko talaga itago ang mga barong ko after na magamit, I see to it na malinis siya bagong plancha para naman yung mga dumi hindi kumapit sa mga bahagi ng ating barong. So, tapos na tayo sa ating pamalansya. Yung likuran na bahagi, kita naman natin na medyo nawala yung lukot plus yung harapan.
At syempre yung kanyang manggas, may liston, magkabilaan. So ilalagay natin siya sa hanger. Pero sa paghahanger ng barong, dapat ay tanggalin muna natin ang botones. Saka natin isusuot ang hanger. And then, kapag naisuot na natin ang hanger, saka natin ititipay ang kanyang mga botones. Para hindi mapuwersa yung mga balikat o alimang bahagi ng ating barong. Kung magkakaganon, mapapangalagaan natin ang ating barong. So, eto na siya guys. Kita naman natin ang pagkakaiba kanina matapos nating labhan at ngayon matapos nating plantsahin. So medyo bumalik na sa dating anyo. Hindi dito nagtatapos ang ating gawain sa pamamalansya dahil bago natin tuloy yung isama dito sa kanyang mga kasamahan, dapat ilalagay muna natin siya sa plastic. Katulad nito, ito ay ang tawag ay garment hanger bag. Talagang ipipang pangbarong. So, nabibili ito sa mga department store. Parang for every 12 pieces ay 150 pesos. So, mura na siya. So, yung nakadesign talaga para sa barong. Dahil siya ay may butas na suutan ng hanger. Katulad nito. Susutan natin sa plastic ang ating barong na ating pinalansya. Ang hirap tumuot. Yan guys. So ito yung butas. Yan. So tapos na tayo guys sa ating pamamalansya. Ito yung barong na sinuot ko nung ating vlog number 28 doon sa naipakita ko yung mga barong na ito kaya nga ito yung nilabahan ko at minalansya ngayon. So tapos na siya, pwede ko na siyang itago sa lalagyan. Pwede ko nang isama siya sa kanya mga kasamahan na barong. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa isang vlog na katulad nito. Matapos tayong maglaba, ngayon tayo na malansya. So sana'y marami kayong natutunan, mga bagay na simpleng bagay pero malaking matutulong sa atin. So again, guys, don't forget to like, to share, to comment, and of course, to those who have not subscribed yet, please do subscribe. And kindly hit the notification bell for you to be updated on my forthcoming vlogs. And ang pinakamahalaga, don't skip ads, please. So maraming salamat and see you again for my next vlogs. I love you all.